Mga katrops, welcome back ulit kayo sa akin channel, Sports React Page. At ngayon pag-uusapan natin ang balitang mabubuo ulit ang victory ng Brooklyn Nets. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang nakikipag-away na si LeBron James para sa Los Angeles Lakers at ang balitang nakakapaglaro na si Anthony Davis. Sa wakas nga mga katrops, ay naputol na nga ng Brooklyn Nets ang kanilang 5 home game losing streak matapos ang kanilang overtime win kontra sa koponan ng San Antonio Spurs. Pero hindi nga naging madali ang pinagdaanan nila dito, di yung kinakailangan pang gawin ng kanilang rookie na si Cam Thomas ang kanyang game winning shot upang mapangiti lamang ang kanilang mga fans na nanonood sa kanilang home court na Barclays Center. Gayong ilang araw rin naman nga sila ditong natatalo. Kaya sa pagkapanalo nga nila sa kanilang huling game ay nananatili nga ang kanilang team sa pangalawang pwesto sa standings ng Eastern Conference sa kanilang hawak na record na 25 wins at 13 losses. Makakahingahinga na rin naman nga po sila sa kanilang gagawing road trip dahil mabubuo na rin naman nga po dito ang kanilang big three sa inaasahang paglalarong muli ng kanilang superstar na si Kyrie Irving. Samantala, pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan ngayon sa balitang napipikon at nakikipag-away na si LeBron James para sa Los Angeles Lakers. Mula nga nang mag-umpisa ang kanilang game kontra sa Memphis Grizzlies ay nag-i-struggle na nga talaga ng lubos ang kanilang team mapa-offensa man yan o depensa. Hindi man lang nga po sila nakakasabay ng maayos sa kanilang game. Kaya hindi na nga naiwasan pa ng kanilang best player na si LeBron James na makipag-initan sa isa sa mga manlalaro ng Memphis Grizzlies na si Desmond Bane sa second quarter ng kanilang game. Dito nga ay nagkabanggaan silang dalawa na siyang simula ng kanilang mainit na sagutan. Pero nagbukhangang mas agresibo dito si LeBron James matapos niyang unang tulakin si Desmond Bane na dala na rin ng nakakadismayan nilang performance sa kabuuan ng kanilang laro. Aminin man nga po niya sa hindi, nakakadismaya nga para sa kanilang team ang kanilang pagkatalo gayong wala nga siya ditong nakuhang katulong pagdating sa pagtatala ng puntos. Maging ang sinasabi nga nilang bagong superstar na si Malik Monk ay nag-i-struggle sa loob ng court. Habang pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon sa balitang nakakapaglaro na si Anthony Davis. Bago pa man nga mag-umpisa ang kanilang game kontra sa Memphis Grizzlies ay nakita nga pong sumali ang kanilang superstar na si Anthony Davis sa kanilang ginawang pre-game workout kung saan gumawa nga siya dito ng mga light shooting at rope jumping. Bali ito na nga ang kauna-unahang beses na nakita siya sa publiko habang naglalaro siya sa loob ng court mula na magtamo siya ng injury sa kanyang tuhod. Pero sa kabila nga niyan mga katrops ay hindi pa rin naman nga siya tuloy maglalaro sa kanilang lineup. Ayon pa nga sa inilabas na balita ng kanilang head coach na si Frank Vogel, hanggang individual shooting muna nga daw po ang ginagawa nito ngayon. Wala rin naman nga silang ibibigay na official update patungkol sa kalagayan ng kanilang superstar. Subalit isang magandang sinyalis na rin naman nga ito na nag-uumpisa ng gumanda ang pangangatawan ni Anthony Davis. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React Page, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.